Next is the investment philosophy. Okay, ano ibig sabihin ng investment philosophy? Hindi natin masyadong naririnig yan. Well, to, ano ba, in a nutshell, investment philosophy is, ano ba yung philosophy ng investment? Wow! Hello everyone. Hello. And welcome to our episode dito sa ating YouTube channel. And dito na naman kami, gumagambala sa inyong buhay. So, of course, we do yung mga fund reviews dito, no? Yung fund performance every quarter, no? Yes. Yan, sige, mag-perform ka. And someone asked us, yes, and ano thank ba yung, you for that question. Ano ba yung reason bakit yung ibang funds nag-outperform, no? Bakit mas magaling ba sila? Bakit mas malaki lagi yung mas magaling. Mas magaling. Salamat ka, hindi ako gumigil kasi ma-outperform kita. Oh, dapat may mga ganun-ganun ka pa. Ayan. Anyway, so ano yung reason bakit nag-outperform yung ibang funds? Bakit mas mataas yung kinikita nila? Mm-hmm. Alright. So ano ba yung mga factors na naka affect or reasons bakit sila mas mataas yung kinikita? Yeah. Well, first and foremost, disclaimer, no? So for every investment horizon or every, should we say, review, like every quarter or semi-annual, nagbabago talaga yan. Uh-oh. Okay, and we really cannot say specifically why a certain fund has outperformed. Uh-oh. Kumbaga, bakit si fund A for this quarter is nag-outperform? Kasi number one. For you to do that, kailangan mo talagang isa-isahin at busi-busisiin lahat ng fund at kausapin ng fund manager, ano bang laman yan. Of course, no fund manager will tell you that. Kasi syempre, pag binuyang yan, Trade secret yan. But generally, these are the reasons, the factors, kung bakit nag-outperform ang isang fund. Yeah, and just to lay the foundation, pag sinabi mong outperform, yan. Foundation. dalawa yan, no? Nag-outperform siya versus peers. Versus so yung peers? Kuwari equity fund siya yung nag-outperform sa ibang equity fund. Kumbaga sa curve, parang siya yung pag pina-beauty contest mo siya si Miss Universe. Siya yung pinakamataas ng score. Oh. And also, outperform the benchmark. Versus the which benchmark. Which is usually the index. Versus usually the index for stock funds. Like for example, pwede kasi mangyari na you outperform yung your peers, meaning sa 10 fund managers or sa 10 fund, ikaw yung number one, pero lahat kayo kulelat sa index. Kulelat sa index. Pwede rin ganun. Yun. So anyway, okay, so what are the factors that tingnan natin? What are the factors that affect the performance of a fund? Kung bakit siya nag-outperform? Unahin natin ang style. Style ng fund. Okay. So, meron bang style. Casual, kaya formal. Semi-formal. Street style. But anyway, grunge. Okay, Alumanong grunge, 90s. Yan, style. For example, like in the equity space, halimbawa, kasi madali pag-usapan ng equity, may mga fund na designed or built to be alpha funds. Okay. Meaning, yung laman nila is super mga second liner. Mga aggressive yung style. Aggressive. Hindi, yung laman nila hindi puro blue chips. Oo. Or konti lang yung blue chips. Or konti lang ang blue chips. Yung mga second liner, third liner, yung mga small companies. Mm-hmm. Of course, if the style is alpha, then asahan ninyo kapag paakit ang market, super akit din yan. Uh-oh. Yan, kapag yung size alpha. Other funds naman, for example, sa index, yung ibang, iba sa stock market rather, yung ibang style nila is index. Oo. So, kumbaga, marami silang blue chip. Sinusundan nila yung puro index blue chips lang. Or puro blue chips lang. Pwedeng ganun. So, sino nagdi-dictate ng style? Well, it largely depends on the institution. And minsan kasi, some institutions, may mga iba't ibang style. Like, mayroong isang institution na, meron siyang alpha fund. Mm-hmm. Meron siyang index fund. Mm-hmm. Tapos meron siyang should we say na actively managed fund pa. Kasi yung index fund, sinusundan niya lang talaga yung index. Yung actively managed fund, pwedeng may index, pwedeng may second line, pwede siyang parang gitna. Mixture. Pwedeng mixture. Ayun. So bago sila mag-invest sa isang fund, isa din sa mga tinatanong yun, no? Ano bang style nitong fund na to? Okay. Kasi kung halimbawa
index fund yung style niya, then you cannot go more than the index or even lower than the index. Kasi kailangan niya sundan yung Kasi kailangan index. Niyang sundan. Uh-huh. Pag alpha naman, ang maganda sa alpha, pag paakit ang market, since alpha siya in small companies, super taas siya. Uh-huh. Kaya lang, ang downside naman nun, again, the pag higher the return, pababa yung market, mas mababa siya usually. Oh, yun lang, yun ang trade-off okay. niya. So, actively managed naman, ang difference naman yan is that minsan mag-outperform ng index, minsan mag-underperform ng versus the index. So that's the style. So, aside from the style, what's next? Number two is the size. Size. Size matters. Okay. Size matters. Paano nakaka-focus? Ano ba yung size? Kung gaano kalaki yung fund. Meaning kung gaano karami yung pera na nasa fund. Mm, minsan, yung fund mo, 200 million, 300 million. May mga, like for example, there's this one fund, mga 25, 30 billion na. Talaga? Billion with a B, ah? With a B, like Guerrera. Oh, so, paano ngayon nakaka-affect sa performance yung isipin size? Isipin mo, ganito na lang, isipin mo yung market parang nagda-drive ka sa EDSA ng walang traffic. Okay. Kapag, halimbawa, small fund ka, okay, parang ka nagda-drive ng motor. So pwede ka mag-in and out, mabilis, di ba? Saka yung pagharurot mo, mabilis lang, di ba? Pero kapag malaki na yung fund mo, isipin mo nagtatry ka ng truck, 10-wheeler truck. So mahirap ka nang mag-swerve-swerve, mahirap ka nang mas humarurot. Kasi for example, kapag malaki yung fund mo, sabi mo 1%, mag-iinvest ako sa PLDT. Eh kung 30 billion ka, ang 1% mo is 300 million agad. Eh syempre, yung 300 million mo, hindi ka pwede mag-invest into one company na 300 million, isang bagsakan. Kasi baka mabili mo na yung company o major shareholder ka na, or mabili o kanyang company. Whereas, yung maliit na fund, since kunwari mag-alot siya ng 1% into this company, then it can readily buy that company at pwede siyang maglabas-masok. Oo. So kunwari, 100 million yung size ng fund. So ang 1% 10%. Is 1 million lang. So madaling bumili ng 1 million shares of a company. 1 million naman pesos sa 30 billion na. Siyempre, again, no, kapag super laki yung size mo, yung 1% nun, hindi mo yun itatrade ng isang araw. Oo. At saka pagbili mo may batches pa yan. May batch pa yan. Saka i-spread mo pa yung different, different broker. So malaking difference yung timing pagdating sa fund management. So kung maliit lang yung hawak mong pera, madali siyang i-in and out. So madali mong i-time yung ups and downs ng market. Pag malaki, mahirap na. Kasi syempre, pag isang malaking bagsakan ka na bumili, baka mamaya, pag sumipa yung presyo pataas, ikaw lang nagpasipa ng presyo. So, hindi siya market. So, spread mo pa in between days or weeks, saka syempre yung target price mo, huhulihin mo pa yan. Yes. So, mas masalay mo kapag malaki yung funds. Kaya, kung mapapansin ninyo, yung mga small funds, dati nag-outperform yan, pag lumaki na yan, nahihirapan na yan na mag-outperform. Medyo bumababa na yung return. Yes. It's not as malaki yung return niya. Yes. That's the size. Okay. Next is the expense. What do you mean expense? Expense or the expense ratio. It can take the form of management fee or yung mga entry fee or sales load. For example, sa mutual funds, meron yung tinatawag na entry fee or sales load. Meaning, pag nag-invest ka, may kinakaltas na agad yan. Yes, oo. Either 0.5% or sabi mo mga 2 or 3%. So, ibig sabihin, pag nag-invest ka, halimbawa, 3% ang entry fee mo, may kaltas ka na, may entry fee ka na 3%. So, yung 100,000 mo, 97 na lang i-invest mo. So, atrasado ka na agad. Mm-hmm. So, pagdating sa return na walang entry fee, mas dehado ka. So, ibig sabihin, yung gastos ng kumpanya mismo. Gastos mo, saka gastos ng kumpanya. Oo, kasi kahit na maliit yan, kung pinagsama-sama mo lahat expenses ng bawat investor plus yung expense mismo ng company. Kung mara, yung company naging biglang aggressive sa marketing. Aggressive sa marketing or masyadong malikot si fund manager na trade ng trade. Tapos, kumbaga, trade siya ng trade, ang liit lang ng return. So, syempre, of course, the expense would eat up on your return. Alright. This is, apparent to sa mga index funds. Yes. Kasi, for example, may mga index fund na ang entry fee 0.5% lang. Manipis lang. May index fund na ang entry fee is around 1.5%. So, for example, kapag yung index umakit ng halimbawa na, kunwari, 10%, sa 0.5% na management fee, sabihin na lang natin, kunwari, ang return mo neto is 9.5. Kasi 0.5 lang ang kaltas mo. Eh kung yung management fee 1.5%. So 8.5%. 8.5 ka na lang. 8.5. That makes a difference. Ito, another thing is the fund manager skill.
Oo, kung sino yung fund manager mismo, no? Yung experience niya. Experience, yung diskarte. Personality. Oh, personality even. Kasi, you know, different fund managers, may iba-iba talagang style yan. Philosophy. Oh, yung ibang fund manager, minsan tirador. Oo. Tipong trade ng trade. Paski hindi na worth it yung trade, ganyan lang, di ba? Pero may mga fund manager na talagang research, hindi mag-. Pero may mga funds din kasi na hindi lang isang tao, kundi parang a team of people. A team of people. So, yung dynamics din ng mga tao na yun, no? At merong ibang funds, like for example, for mutual funds, meron din yung mga board. Pag UITFs, usually may mga investment committee yan who also decide on the strategy of the fund. Oh, yes. For this coming months ba, ganito outlook natin, anong gagawin natin? Mm-hmm. Yan, so, kung ang isang fund ay nag-outperform sa yung number one, hindi automatically ibig sabihin nun magaling yung fund manager. Oo, pwedeng yung investment committee or the board has decided na ito yung strategy natin, then it would have worked. Alright. Okay? Next is the investment philosophy. Investment philosophy is how they do things. Mm-hmm. Okay? Like for example, quite na malapit sa style. Uh-oh. Okay, but investment philosophy is para more of strategy eh. So ako, kumbaga, like for example, some fund managers, ganito na lang. Yung iba is pwede more of fundamental, hindi masyadong technical. Tapos, yung iba is, kunwari gusto nila is, hindi sila masyadong nag-outperform ng index, ganyan. Mm-hmm. Tapos, gusto nila minsan is, prudent return lang. Halimbawa, pagdating sa stock market, no, gusto nila yung hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa, ganyan. Conservative. Ang nakikita ko example dyan, for example, yung isang investment fund ng isang banko, for example. Mm-hmm. So, syempre yung bank, marami siyang mga income sources like deposits and loans, yes, no? So, investments is just one part of it. Mm-hmm. So, I think the philosophy of the bank itself is hindi natin kailangan maging super aggressive, no? And kahit na yung fund manager, nag-hire sila ng fund manager na aggressive, pero bago niya gawin yon, sasabihin ni banko, oy, wag yan. Kasi yung mga investors natin, mga new investors yan, ayaw natin silang magka-heart attack, so conservative lang. Ang philosophy natin is to just grow their money gradually and wag natin silang bibigyan ng heart attack sa steady lang. Oo. Yeah, so, beyond the style nung fund manager or nung investment committee, meron ding nag-oversee like yung overall philosophy nung institution kung saan sila member or naka-base. Like for example, speaking of banks, I know this one particular bank na super conservative sila. Uh-oh. So pagdating sa stock funds na equity funds and even the bond funds, they're not really outperforming, pero hindi din sila underperforming. Uh-oh. So ano lang sila, sa gitna lang, steady lang. Yeah. Ang philosophy natin is dapat chill lang tayo. Hindi tayo kulelat, pero hindi natin ginugol na maging number one. Basta nandun lang tayo kasi ayaw natin na kinakabahan yung mga investors natin. At kakabahan din tayo pag natutulog. Yes. Okay. At ang pinakahuli is luck. May swerte din, no? May swerte din. I mean, you've heard or read probably a lot of things about trading, the stock market, investing, but really luck plays a part also. Minsan, may mga binili ka na biglang umakyat. Because of sudden price movement o biglang may nangyari sa economy or something. Or yung company mismo, no? Oo, ganyan. Biglang umakyat din. Luck plays a part. And also, sa upside, also luck plays on the downside as well. Biglang inalat yung kumpanya. Biglang minsan, nagkamali ng execution, nagkamali ng call. Basta minsan, yung mga extraneous factors na hindi mo masabi. Yes. Luck also plays a part. Pero para sa akin, yung luck, it matters sa mga short-term performance, no? Pagdating sa long-term performance ng fund, doon talaga lumalabas yung skill and yung style and saka yung philosophy. Yes. So siguro for me, no, if you are baka sisipin nila ay suertihan lang pala to eh, di pipikit na lang ako, titila ko kung so, ano. Ganun lang. Oo, hindi. So yung ginagawa nating fund performance review quarterly, there's a portion of it na luck yung reason kung bakit sila yung naging number one. Kasi kung titingnan nyo, walang consistent na number one. Pero if they look at the 5-year performance, yung mga long-term performance, yung mga consistent na nasa top
Yun yes. yung talagang sabihin natin na very, very, very minimal na yung luck factor doon. Because na over... Saka systematic na sila. Meron na silang na. Mas malaki yung reason na dahil maganda yung philosophy nila. Yung risk management. Magaling yung... yung risk management, magaling yung fund manager. Yes, yes, that's true. So, siguro ako, at the end of the day, if you would be investing, think of these factors that na consistent sa iyo. Okay, so for example, kung super aggressive ka or yes. Imamatch mo din yung personality mo dun sa fan, no? Imatch mo rin yan. Kung halimbawa, tipong medyo growing family ka na or middle age, then if you want steady returns nang di ka heart attack, then you might want to look into funds that are consistent again with your values and with your financial goals and resources. Yes, alright. Yes. So of course, kung kailangan nyo ng guidance kung saan ba talaga specific na funds, ayan, nandito kami. You can email us at admin@wealtharchy.com and we can do a financial consultation, a financial planning. Tailor fit for you. Yes. Yeah. Alright, so I hope you like this video. So please give it a thumbs up and share it to your friends. And if you're not subscribed, please subscribe to our channel. Alright, so see you next week.